Unti-unti nang dinadala ng SYM ang kanilang mga scooter-type motorcycle dito sa Pilipinas. Nauna na dito ang Jet X150 at ang Jet 4RX 125. At ngayon nga mga paps ay may bagong scooter-type motorcycle ang inilabas sa Taiwan. At mamamangha ka talaga sa specs at picture ng scooter na to. Kung saan, maaari itong maging hari kung 125cc scooter ang pag-uusapan. Kahit pa nga itapat dito sa famous game changer ng Honda, ang Click 125 ay tiyak na aatras kapag itinapat dito. Ang tinutukoy nating motor ay ang SYM Jet SL125. Sa unang tingin ay para lamang itong ordinaryong scooter na may pagkakahawig pa nga sa Yamaha Mio Soul I125. Pero gaya ng sinabi ko, kamangha-mangha talaga ang specs at picture ng scooter na to. Kung saan, sa 125cc na scooter ay naka 4 valve na ito. Dito pa lang mga paps ay talagang panalong panalo na. Ang makina ng motor na to ay pinalakas ng 124.06cc, single overhead cam, single cylinder, 4 stroke, 4 valve, liquid cooled, EFI engine. Ang maximum power ng motor na to ay 12.09 PS at 8,000 RPM. At ang maximum torque ay 11.03 Nm at 6,000 RPM. Pero sigurado nga hanga ka pa dahil sa safety feature ng motor na to. Dahil naka boost ABS 10.3 dual channel ABS, ang ibig sabihin mga paps, ang harap at likod ng motor na to ay naka ABS na. Kaya kahit bigla ang preno ay talagang nasa safety ang iyong pagtigil kahit pa nga naka high speed ka pa. Bukod pa dyan, ay nagkatagli na din ito ng TCS or Traction Control System para sa mga basa at madudulas na kalsada upang maiwasan ang pag-slide ng iyong gulong. Ibig sabihin, hindi lang pangporma ang pinagmamalaki ng motor na to, kundi pati na din ang safety ng rider ng motor na to. At yung ilaw ang pag-uusapan ay hindi mo na kailangan ng MDL o karagdagang ilaw dahil nagkatagli ito ng projector LED headlight. Nagtataglay na din ito ng DRL or Daytime Running Light. Ang turn signal ng scooter na to ay bulb pa lamang. Nagtataglay na din ito ng built-in hazard lamp. Ang harapang disenyo ng motor na to ay tila isang robot na may agresibo na design. Eye-catching talaga mga paps. Paporma din ang taillight ng motor na to. Napaka-sharp at sporty na design. At LED na din ito mga paps. At grabe mga paps. Ang instrument panel ng motor na to ay kusang nag-a-adjust ang brightness, lalo na sa araw. Ang susian ng motor na to ay hindi pa keyless pero supportado pa din ito ng shutter lock para sa karagdagang safety. Nagtataglay na din ito ng charging port para sa malalayong biyahe. At napaka-convenient din ng motor na to dahil meron itong compartment sa unahang bahagi na pwedeng lagayan ng mga abubot. At kung nagagasolina ka naman, hindi mo na kailangan buhaban ng iyong motor dahil nasa unahang bahagi nito ang fuel cap. Ang fuel tank capacity ng scooter na to ay 6.8 liters at may fuel consumption na 45 to 55 km per liter depende sa habit mo sa pagmamaneho. Ang underseat compartment ng motor na to ay 25 liters na kasya ang isang full-face helmet. Ang seat height ng motor na to ay 780 mm, tamang-tama sa average Filipino height. Ang sukat ng gulong ng motor na to ay 110x70x12 ang unahan at 120x70x12 ang hulihan. Ang suspension ng motor na to ay dual shock ang likuran at telescopic fork ang harapan. Nagkatagli na din ito ng sporty upright muffler. Ang presyo ng motor na to sa Taiwan ay 104,000 Taiwan dollar. At kung direktang i-convert sa Philippine money ay nagkakahalaga ito ng 189,289 pesos. Mahal pero solid naman sa specs at picture ang motor na to. At kung sakaling dalhin sa Pilipinas ang motor na to ay magbabago pa ang presyo ng motor na to. Bali hanggang dito na lamang ang maikling content ko at sana nagustuhan nyo. Pakisubscribe na lang din po, then hit the notification bell para update ka po sa lahat ng video na aking ilalabas. Maraming salamat mga paps.